Hi guys, magandang araw. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pagtanggal ng lock sa isang steel cabinet. Gaya nito. Dito saka dito sa kabila. Kasi ang lock nito ay nandito saka dito clip na nag-spread out yan dito. So kung wala ka namang gamit nito ay pwede rin yung dalawang screwdriver na flat. So ang gagawin mo lang ikalso mo rito sa taas ang isa, tapos dito rin sa baba ang isa, tapos sabayin mo yan. Yan. Tingnan mo. Lumabas na siya. Tapos sila. Ngayon mga bro, ang paggawa naman ng susi na ito ay napakasimple lang. May blankie ka. Pagkat nito, dahil nakita nyo, itong clip na ito, andyan yung mga pin niya. Ngayon, ilihis nyo lang. Yan. Ilihis nyo lang pansamantala. Yan. Para makita nyo habang kinikikil nyo yung susi. Ngayon, para madali naman, hilain nyo. Ayan, kita nyo. Nagmamarka na yung mga pinagdaanan ng wiper pins na ito. So tandaan nyo yan. Lagyan nyo ng tanda na para ibig sabihin pag sinaksak nyo siya, ang gagawin nyo na natingnan ang bawat wiper pins na nakausli at yun ang kikilan nyo hanggang bumaba at pumantay dito sa na ito. O tingnan nyo ha. Ayan o, may marka na. So markahan natin. Ang gamit naman ito ay 1/8 na smooth grit na na kikil. Yung pang yung panghasa ng lagari. Yan, pwede yan. Yan. So, ayun ang marka nakikita ko. So, tandaan natin yan. Ayun na. 1, 2, 3, 4, 5. So, para sigurado kayo, itesting nyo kung tama ba yung gatla na ginawa nyo. Yan. So, yun. So, nakikita natin. Ngayon, tingnan nyo ngayon ang bawat wiper kung alin ang nakausli dyan. Ganon, ikot mo siya. Yan. Nakikita natin halos sa ang pumantay lang ay ang itong pang-apat na wiper pins. Yan, pumantay siya. Pero yung 1, 2, 3, tsaka number 5 na wiper pins ay nakausli. So, yan ngayon ang ating kikilin ng daan-daan lang. Alright. Ngayon, kung gusto nyo na mabilis ang trabaho nyo, gamitan nyo ng 1/2 inch na triangular file. Ngayon, kung gusto nyo namang mabagal, hindi itong maliit na 1/8 na triangular file. So, okay. So, dahil ang oras ay mahalaga, so itong gamitin natin yung 1/2 inch na triangular file. Smooth grit ito. So, maganda kung meron kayong goma na ilalagay dyan. So, dahil ang number 1 ay kunti lang usli, ito may tanda. Okay, so kita nyo, yan. So may susi na siya. So pagkatapos nyo magawa ng susi, ibalik nyo ngayon yung clip dito. Dapat naka-align yan dyan. Yan. Ngayon, ang pag-install doon ay pakita ko ulit sa inyo. Ngayon, pag ibabalik nyo na itong lock na ito dito sa steel cabinet, ang maganda, i-plat nyo muna itong mga
umano yung lumabas na metal dahil nga dito sa clip na ito. So pukpukin nyo yan ng konti. Tsaka isaksak itong lock na ito. Okay? So ang pagsaksak naman yan ay madali din lang. Kailangan naka-shoot yan doon sa may linkage. Ipakita ko sa inyo. Okay, i-open nyo ang drawer cabinet na yan. Tapos tanggalin nyo mga laman para hindi kayo hirap. Kasi pag puno yan, mahirapan kayo. So tanggalin nyo yung kasya lang na ika nga maka-access kayo doon sa loob. Yan. O, pwede na yan. So, ayan, pwede na. Ma-access na natin. May saksak na natin yung lock dito. Yan. Tapos, ipakita ko sa inyo yung linkage doon na saksakan nito. May butas yan doon. Alright. Ayan natin ang ilaw para makita nyo yung pagsasaksakan nitong lock na ito. So, kung nakikita nyo ito, itong butas na ito. Yan. Kita nyo yan. 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 Tsaka dito yan mag-a-align dito sa isang ano na yan. So iangat natin ito. Yan, iangat natin yan. Iangat natin ito. Yan. So isaksak natin yung lock dito. Iangat na pasok natin diyan. Yon. Tapos ipapasok natin siya doon sa may kung butas na ito. Yan. Ipapasok natin yan dyan. So, ganito ang gawin natin. Iangat natin yan. Yan. Tapos, saksak natin yung lock. Yan. Yan. Tapos, isaksak naman natin doon sa may butas na yun, no? Yan. Kita nyo, nakasaksak na siya, no? Yun, saksak na. Ngayon, saka natin ito itulak ng gusto. Yan. Yan. Nag-click na yung lock, pero siguraduhin natin. Kung may kahoy kayo, tapos yung mango na martilyo, nakahoy yun ang yan ninyo para hindi masira. Yan. Ito, tapos nakasaksak na siya roon. Ngayon, dyan natin ngayon masubok yung susi. Yan. Yan. Hindi pa siya umaangat dahil nga nakabukas ito. Ngayon, isara na natin, ha? Italalak na natin. So, nakita nyo na yung paglalagyan. Papasok siya rito sa linkage. Tapos, papasok ulit siya rito sa permanent na base nung nabutas para maging steady siya na ano. Alright, so saran natin para matesting. Pag kailangan i-testing mo, kailangan nakasara lahat ng cabinet at naitutulak ng maayos. Yan, yan. Yan. Talak na ngayon yan. Yan. So, pagbukas naman, ganyan. Yan, nakabukas na. So, alright. So, ganyan lang ang pag-install nitong lock, paggawa ng susi. So, napakadali lang yan. Lalo na, ano ito, common ito sa mga steel cabinet. Mostly, mga ganitong uri ng lock, may letra na M, tapos sa number, mga 3 digits ganyan, M396, M123, okay. So, maraming salamat sa panonood at God bless.